Welcome to my channel, Lemon TV Vlog, guys. For today's video, pass muna tayo sa mga electric bicycle. Dahil ngayon, ang introduce namin sa inyo ni Miss April ay ang bagong launch ng Builder's Warehouse, ang EV-U1 Pro. Pure electric car ito, guys. Ano? Ang Builder's Warehouse ay located along MacArthur Highway dito sa Malolo City. At para bigyan tayo ng pinakamagaling na demo, si Miss April, staff ng Builder's Warehouse. Yes, hello po, Lemon TV. So, here we are in Builder's Malolos Warehouse, located at Malolos, Bulacan. Yes, we do have a new launch of model po ng electric vehicle. It's a fully electric vehicle, so no gas na kailangan. I'm just going to introduce you lahat po ng kailangan nyo malaman po regarding sa electric vehicle namin, inner and outer po. So since keyless po siya, just click this one lang po. Ito po, ayan. Ilaw na po siya and then pwede nyo na po siya i-open. Mas safe po kasi siya kaysa sa may mga susi natin kasi madalas po sa mga susi natin is napuputol. So okay. Ngayon po talaga is more on keyless na po yung mga sasakyan. So ito po, pag in-open po natin, ayan po yung loob na po. So ma'am, para talaga siyang kotse na ma'am siya, no? Yes po. Hindi na ma'am siya yung kamukha ng mga mini electric cars lang. Ay, ano? Hindi naman, sir. Okay. Ano po talaga siya, model na gawa po talaga. As in, kotse na po talaga siya. Kinaibahan lang po talaga. It's fully electric siya. Uh-huh. And wala po siyang gas. So guys, ito yung start ni Ma'am April. Yes po. So tapakan ko lang po yung brake. Ito sir, yung susi natin, just put it down here lang po. Ayan, baba lang po natin dyan. And then, apakan lang po yung brake. Tapos papindutin lang po natin pang nasa power on lang po yan. Ayan. Nakapark po siya. Kung makikita nyo po, ayan, matik po siya. Nakapark po siya. And then, ayan na po. Nakita nyo guys, oh. Kung kayo nandito sa lugar namin, wala kayong maririnig na nag-start siya. Kaya akala mo, yes, patay lang yung makina niya. Super tahimik. Tapos na meron siyang monitor dito na... Yes. Mayroon po siyang monitor tablet siya. So, pwede mo rin siya i-turn around. Ayan. Ayun, no? Tita mo naman, guys. Oh. Para sa mas na... Kung nahihirapan po kayo, ayan. Ayos to, Pwede po siya. And then, naka-Bluetooth na po siya. As long as may Wi-Fi po kayo, pwede niyo po siyang i-connect dyan para kung magwe-waste po kayo, hindi niyo kailangan gumamit ng mga cellphones. Nandiyan dyan na po yan lahat. Connect niyo lang po. May mga apps po yan. Ayan. Oh. Parang tablet na dinikit, ano? Yes, sir. Kaysa po sa mga previous naman, sa akin na LCD lang po talaga LCD na lang. Bluetooth lang po ang meron. And guys, kita nyo, ang lamig ng aircon niya. May adjustan din po tayo ng aircon yan. Dito sa monitor nyo lang po makikita. Let's click this one, sir. Ayun. Ayan, makikita nyo po yan. Kung para kung malalamig o ano, yes, ano? Yes po, kung gusto nyo po kung hinaan. Or lakasan. Puro touchscreen, ma'am, ano? Yes, sir. Ma'am, dito, ano po makikita nyo rito? Sir, dito po, makikita natin dyan yung map kung nakapark po tayo. And yung letter po na yan, indicator po ng park. And okay, then, nandito po yung indicator po ng battery. Yung battery. So, naka 57% pa po siya. Wow. And then, ang kinaganto po dito sa steering wheel natin is 360 siya, sir. 360? Yes, sir. Ibig sabihin, ma'am, umiikot yung ano? Yes, sir. Umiikot po talaga siya. Hindi yung isang kable mo lang po. Ayan, sir. 360, ano? Ayan. Ma'am, magaan siya, no? Power, yes, steering. Yes, super gaan. Galing. Tapos ma'am, yun na yung cambio mo sir, na. Ito sir, cambio na po to. Uh-huh. Ito. Kuwari, i-red ko man po siya. Please shift till here. Key. Ayan, naka-open lang po yung door. Oo. Uh-huh. Mamaya mas mapapakita pa natin siya pag nandito sir. Kasi kung gusto mo siya i-automatic park, click mo lang po itong in park. Yun. Ito, naka-ready neutral and then isa. Okay. Grabe. So guys, tignan nyo yung interior niya. Ang ganda. Yes. Nakita na yan. Kompleto talaga siya, ma'am. Ano? Yes po. Talaga, ma'am, mukha siyang talagang Eco-sport, mukha siyang Eco-Sport, ano, ng yes, Ford automobile.
Tapos ito sa ilaw. Ganda. Sheets. Tapos ma'am, ang luwag, ano? Ang luwag na yes, ano niya. Yes po, guys. Super luwag nga. Oo, yung kanyang leg room, maluwag na maluwag. Hindi po siya masikip na ano yan. Tapos nandito rin yung mga control panel yes, niya. Yes po, ito po, pag magsasagot ka ng calls, ayan. Yung mga calls. Ang dadyan na lang. Tapos ma'am, may ano to, di ba? Reverse camera? Yes po, sir. May reverse okay, camera. Okay guys, may reverse camera din. At dito nyo, ma'am, siya makikita. Yes po, sir. Dito. Matik na siya. Okay, galing. Galing. Guys, tignan nyo ang interior niya. Punta tayo sa likod, yes. Guys. Ha? Fully leather naman po siya. So, ma'am, upo ka, ma'am, sa ano. Tignan natin kung gano'ng kaluwag, guys. Oh. Oh. So, ayan po. Medyo maluwag pa. Maluwag pa. Pangalawa. Actually, kaya po dito apat na tao, kahit sir. Kahit apat, ano, yes. Apat na maliliit lang ang katawan. Sa, yes po. Sa yung pagitan niya po sa upuan po ng sa harap, is medyo, ano po siya, yan, ganyan, parang isang metro. At saka yung clearance niya, ma'am, sa ceiling, yes po, ang mataas taas, po. Guys. So, kung matangkad po yung mga kasama niyo, for sure, din naman po yung maundag. And then, dito, may, sa taas may handle na. Karaniwan kasi dito ang ano, eh. Oo, yung mga handle, handle po. Ano, ito, mayroon din dito. Po siya sa taas. Guys. And pakita ko po sa inyo, may USB port din po siya dito. USB port? Yes, sir. Kasi meron na po siyang dalawa doon sa harap. Karoon naman po nasa sakin is nasa harap lang po. Siya meron din sa likod. And then meron po siyang sarili niya cigarette lighter and then USB port po. Dalawa dito sa harap and then isa po dito sa likod. Ayan. Maalagayan galing. Lang po. Oo. Galing, guys. Tapos fully leather ito. Po yan, yes. Fully leather pa yung ano niya, no? Upuan. Dito water, lagayan po. Tsaka, guys, tignan nyo, parang pwedeng sarap ipatong sigurado yes, rito. Sa lapad. Maano siya eh, maluwag. Maluwag. Maluwag siya masyad. Ma'am, ang brake system ng U1 Pro, ano? Disc brake po, sir. Ah, disc brake. Yes po. So, guys, disc brake na yung apat na gulong niya, oh. Ganda ng mugs niya. Panalong-panalo kayo dito sa mugs pa lang. So, kung magwa-wonder po kayo paano siya i-charge, mayroon po tayong charging port sa harap. Ito lang po i-click-click natin. Open ko lang po ulit. And then, click lang po natin. Ito po para sa charging port. Aangat na yun doon. And then, dito po yung sa... Sa hood. Sa hood. Ayan. Dito sa ilalim para makita natin. Para makisilip natin yung Labas. Ito sa charging port, yes, guys. Yes, sir. Pipindutin lang po natin. Kung mag-charge ka, yes, no? Yes po. Sige, guys. Punta tayo sa harap para makita nyo. Ito ang charging po, port niya. Ito na po yung charging port niya, sir. Angat lang natin yan. Kalawa po siya. Isang pang 250 din, isang 750. Pang 250 to, ito 750. 750 volts, yes, sir. Bakit magkaiba? Ano sir, ito sa DC outlet. Yung sa mga, kung makikita nyo kasi sir, mas meron na po tayo sa mga SM, mga Shell stations. So, pag doon po tayo nag-charge sir, mga 30 to 40 minutes lang po, full charge na po yung battery natin. 30 to 40 minutes. Magkan, ang nakukonsume lang niya po sa kanya na payment is nasa worth 500 to 700 pesos po. Ibig sabihin, magbabayad ka rin, yes, ano? Yes po, meron pong charge. Sa mga Shell station, pero sa SM po, free po yun. Okay. Tapos ito, itong maliit. Ito po sa outlet po natin yan sa bahay, sir. Sa bahay lang. So, pwede po natin siya i-charge po, kahit po na nasa bahay. Gano'ng katagal naman i-charge sa bahay? Sa bahay, sir, 7 to 8 hours po. 7 to 8 hours. Okay. Hindi naman po ay mamamblema po sa fort, kasi meron na po siyang kasama. Okay. Pan-DC po, and then meron na po siyang pang-AC. So, dalawa po siya. So, pag tapos ka na i-charge? Ganyan lang, sir. And then, babalik lang po natin. Babalik mo. Yes. And ganyan lang po. Guys. Very easy lang naman. Okay. Ang hood naman, ma'am? Ito, sir. Open lang. So, naklik na natin yung hood po dun sa loob. Open lang po natin. So, guys, makikita nyo ngayon yung loob or yung makina o nasa ilalim ng hood. So, ito lang, ma'am, yung pinaka-ano niya, yes, no? Yes, sir. Ito lang po yung laman ng pinaka-hood niya. Meron lang po tayo dito sa coolant and then po sa steering wheel fluid po. Ayun, steering wheel fluid. Saka washer fluid po. Washer fluid. Bakit, ma'am, ato yung battery?
Yes po. Itong battery po nito is ito po nagpa-function po doon sa may loob po ng sasakyan. Yung monitor niya, aircon niya, mga ganun. Oo, yan yung function niya, no? Yes po. Yun po yung pinapunction. Pero the rest po ng battery na nagpapa-under po talaga dito sa buong sasakyan. Sa buong sasakyan is nasa pinaka-ilalim po niyan. Okay guys, mamaya papakita namin sa iyo yung pinaka-battery niya para mapa-under yung buong sasakyan na to. So nga, parang ang mangyayari dito, parang puro pang aircon lang to, yes, eh. Yes, no? Sir. Yung mga tubo na yan, eh. Sa harap lang po talaga. Tapos mga support, yung pero mga... Pero para sa mga gulong, para mandar po talaga. So, yung pinaka-battery niya po is nasa ilalim. Nasa ilalim. And wag po kayong mag-alala, baka po isip na sila, dahil puro battery to, waterproof po ba siya? Pwede po ayun ba siya sa baha? So, nga, pwede siya sa baha? Yes, sir. Pwede po. Lahat naman po ng sasakyan natin is pwede sa baha. It's either electric man po siya or hindi. Kasi po si U1 Pro po or si BYD, nagmamatic po siyang mamatay if sakali po magkakaroon na po ng emergency. Mayroon po siyang emergency. Mayroon siyang emergency stop, kumbaga. Yes po. So para hindi na madamay o matira yung sasakyan. Yes, sir. Para di na siya makadamay. Nagkukusa po siyang mamatay. And syempre, di naman po natin ito ilulusong tatangin sa baha. At naman po anong sasakyan, sir, di ba? Di ba makagit lulusong talaga yung sa baha? Waterproof po lahat na nandito yan, sir. So, wala po tayong problema na. Kuwari, syempre sa gulong, sir, di ba? Umiikot yan. So, matalsikan man yan, mabasaman yan, malusog man po ng konti sa baha, okay lang po yun, sir. Kasi naka-waterproof naman po yan. So, safe na safe naman po. No worries po doon. So, guys, yan ang electric car ng U1 Pro. Nasa ano na lang, new generation po. So... yes, after for several years, for 10 to 15 years, ang lalabas na po sa atin talaga is more on electric. More on electric. So, si builders, masyadong innovative siya. Aggressive po si builders, risk taker si builders. Kaya ngayon pa lang po, sinisimulan po pa lang na kahit po sa amin sana is kami ang kauna na magbigay ng electric cars. So, sa builders warehouse lang, meron nito, no? Yes, sir. As of now po is naki-builders warehouse po sa different branches. Sa ibang branch po, dalawang unit. So, sa amin po, is naalat po isang unit. Okay. But no worries po, magkakaroon po kami ng pinaka-office po, our showroom, para makita po yung mga model units doon. Ang alam ko, ma'am, may ilalabas pa kayo dito na pick-up, ano? Yes, sir. May pick-up po kami and then may sedan pa po. So, guys, stand by kayo dahil may ilalabas din ang builder's warehouse na electric pick-up naman, pure electric. So, ma'am, titignan natin ngayon, guys, yung ilalim nitong... EV Pro. Yes. Tignan nyo guys. Yan lang ang pinakailalim niya. Isang buong baterya. Eh di ma'am, ang bigat nito, no? Hindi naman sir, pangkaraniwan lang din po katulad po sa ibang sasakyan, yung bigat niya po. Kung ilang tons po, siguro mga na 3 tons din po yung ano niyan. Kumbaga, parehas lang po sila ng mga ibang sasakyan. Wala siyang ano, no? Mga wala siyang bungo, yung mga tinatawag nilang bungo, no? Saka guys, ang taas din ang clearance niya. Yes. Mula sa lupa. At hanggang dito man po umabot ng tubig sa ng baha, okay lang. Okay lang, ano? Yes, sir. Guys, kung mapapansin ninyo, ang itsura nitong U1 Pro ay para siyang Ford EcoSport, ano? Yes, EcoSport po na EcoSport. Ang kinaibahan lang po is... Electric siya. Okay. Yes. So ma'am, ito yung likod. Yes, pa-open natin, sir. So, open natin yung likod, guys. Ha? Meron siyang spare tire dito at ito yung kanyang tatak. Ito lang, sir, para i-open natin. Yung likod. Opa. Double click lang po. Mamatay yung bumukas. So ito, sir, yung extra port. Ayan yung extra cord. Oh yes po. Ito po yung pang-DC natin, sir. Ah, ito yung mga pang-SM, ganun. Yes po. Yung isa po natin is pambahay po pambahay natin. Regarding po dun si... Meron po may technician na mag-i-install po. Okay. And then may kasama na din po siya dito ano. Sapin po sa ano. Ay, mga sapin ito. Yes po. Mga floor matting. Ano, yes, floor matting. So guys, so makita nyo, pwede siyang tanggalin. Eco Sport. Ito pwede tanggalin kung may mas malaki kayong may gamit. Mas malaki. Hindi naman. Pwede mag-stay lang dyan. Ayos. Medyo maluwag po talaga siya. Maluwag yung siya. Ano niya eh. Maluwag siya. Pang big size family po. Tapos spare tire. Yes. May spare tire. Sir, regarding po dyan, yes po, nire-rehistro po natin siya, pero no emission testing po. No emission testing yes, lang, sir. Okay. And
pinakamaganda ko is no coding. Wala po siyang coding. Pala. Exempted to sa yes, coding. Yes, so exempted po siya talaga sa coding. Wala po siyang coding na ano. So, ito po yung ano natin, charging po natin sa bahay. Ang mag-install po natin is may technician po tayo na mag-i-install. Ah, so pag bumili ako nito, kasama na po to. Kasama sir. To? Yes po. Bali, dalawang ganito po yun. Yung isa po is yung para sa DC. Yung nasa yung likod, ano kanina. Para in case of emergency, and then ito po sa bahay, i-install po siya. Ito yung sa bahay? Yes, sir. Pag ma'am in-install to, kahit saang saksakan na sa bahay, pwede? Yes, sir. Na-convert na po siya. Ito guys, oh. Sila na bahala mag-install yan sa bahay nyo. So ngayon ma'am, ang charging po, ganong katagal? Yes. So pag ganito po ang gamit natin through AC po, ang charging kanya po 7 to 8 hours po. 7 to 8 hours po, yes. I-charge sa bahay. Isang fully charge na yon. Yes sir, fully charge na po yun. Ang ano po kasi natin sa sasakyan eh, wag naman po natin paabutin ng lobat na lobat. Parang cellphone lang po siya sa pag-maintenance. Kung 20% na po siya, much better po, na-charge na po siya. Okay. Para 7 to 8 hours po talaga, fully charge na po 7 siya. 7 to 8 hours. Paano kung halimbawa ginamit mo siya, konti lang yung battery na ubos? Na-consume po. Uh-oh. Pwede naman po natin charge kung may malayo pa po tayong pupuntahan. Okay. Ano but yan? Kailangan hintayin mo yung green light para pagtapos ng charging? Ganun siya? Ano sir? Automatic na po siya. Ah, okay. Automatic na po siya, hindi na siya nagkakarga. Pag fully charge okay. na po siya. Okay. Nag-automatic shut off yes, yung sir. Charging niya kapag yung na-reach niya na yes, talaga yung ano. Tapos ma'am, sa isang fully charge, ganong kalayo ang natatakbo niya? Sir, pag fully charge po, 401 kilometer. Guys, 401 kilometers. So, depende ma'am yun, sa load. Yes, depende po sa load, saka kung traffic po, ganon. Oo. Pero as long ano po, 401 kilometer po. 401 kilometers. Mapunta ka na po ng Baguio. Makakarating ka na ng Baguio nun, makakabalik ka pa. Yes. O kaya, ma'am, pagdating mo sa Baguio, charge SM, bullet. Sa SM po. Pwede na po yung mag-charge. Sa SM, po. Pwede kayo mag-charge, guys. So, sobrang kilis niya kasi, sir, eh. Kung nakikita niyo po ito, sir, ayan, okay. Yung sign na yan, makikita niyo din po siya dito. Dito ibig ma'am. Sabihin po niyan, sir, sa mga smartphones po, kung may app ka po ni, yuan po ni BYD, uh-huh. Iscan nyo lang po yung code na sasakyan nyo po. Itap nyo lang yung cellphone nyo doon. Uh-huh. Matik po siya bubukas. Ito po, matik din po siya mag-charge. For safety purposes. Ah, card, ma'am. Yes, meron po tayong card. Meron din po tayo sa cellphone na app. Ayun, guys. So, itatap nyo lang dito. Pag-charge siya ng kusa, yes, automatic ma'am. Mag-charge. Dito naman, tap nyo lang po. Dito lang mag-tap nyo. Mag-o-open siya. Ayan. Yes, ma'am. Kumbaga, ma-access niyo po yung sasakyan niyo. Yung sasakyan, grabe, ma'am, napaka-high-tech kita. Yes, smart, innovative. Ma'am, ano yung charging time na 30 to 40 minutes? Sir, yan po yung charging time na 30 to 40 minutes. Ayan po yung sinasabi na sa DC outlet po. Ah, sa DC outlet. Yes, ito yung mga panlabas, ano? Yes po. Sa mga SM, sa mga etc. Sa SM. And sigurado, eventually, magkakaroon niya ng mga charging yes, stations. Yes, sa mga lahat, sa mga charging stations po. Sa mga Shell stations, gas stations po. Nationwide niya, magkakaroon na po. Kasi, plan na po talaga na ganito na po ang gamit. Sa sobrang taas po ng singil ng kuryente and ng sa gasolina, mga gasolina na hindi naman bumababa. Talaga, eventually, ang magiging talaga, ano ngayon is lahat electric yes, na. Yes, sir. No? True po. So, guys, ma'am, ang presyo. Ayan. Regarding po sa presyo po, di po siya ganun kataas. Uh-huh. Since fully electric po siya, presyo po natin is 1.699 po. 1.699 million. Yes. Yes, sir. Million. So, guys, 1.6 million compared dun sa isang lumabas na Tesla na nandito na rin sa Pilipinas. Yes, sir. Ang alam ko ron, nasa 4 billion yung kanilang isang unit dun. Yung pinakamababa nila. Pero ito guys, 1.699 million. Hindi ka ma'am, wala kang halos maintenance dito. Yes sir, ala ka pong maintenance dito kasi ang maintenance lang po natin ang coolant. Alam naman po coolant natin ang coolant lang. Is matagal po maubos talaga yan. And then, steering wheel fluid, and then washer lang. Yun lang po. Yun. And then kung isipin nyo kung i-convert po natin siya sa electricity na i-consume po natin at sa gas, mas malaki pa din po yung matitipid po natin using the electricity po kaysa po sa gas. Sa na gas. Araw-araw po tayo gagamit ng gas para sa sasakyan natin. Oo nga.
nga. And of course, LTO lang po siya. LTO registration and no coding po siya. Walang so coding. No emission testing pa. Ang dami niyang benefits ka, yes, guys, sa kapag kumuha kayo ng isang electric car gaya nito. Inyo naman guys, loob pa lang oh. May mga charging port na rito. Yan sir, fully leather yan. Fully lahat. Leather. Kita nyo naman, napakaganda ng leather niya. At saka yung guys, yung interior niya, napakaganda, napakalinis, napakalaki. Wala na kayong hanapin. Akala nyo nga, gasolina, gasolina nagpapatakbo dito eh. Kita nyo naman guys. Ma'am, invite to sila ang yes, ating viewers kung saan pa pwede makakita ng... Ah, okay po. Additional information po, kung okay. Since wala po po kami showroom, if mag-ask po ang service technician, no worries po, home service po ang service technician. Home service to. 24/7 po. Ayun guys, so, home po service. So, wala po kahit nasaan po yung lugar, magkaroon po yung problema, tawag lang po kayo sa amin and papadala po namin service technician niyo po. Yun eh. Iyon ang pinakamaganda ron. Wala kang takot naman, ano? Yes, sir. At saka sigurado naman to, talagang dinaan to sa quality control. Of course. Dinaan talaga. And then yun, sir, so I would like to invite everyone sa other branches namin ng our Builders Warehouse. So this one is located at Malolos. Meron din po kami sa Tagaytay. Two unit po nando doon, San Jose del Monte. And then North Sagaray, also in Abaliches and other branches po nationwide po. Nagkalat na po si Art Builders Warehouse. So, this is your chance to first grab this electric vehicle for this year. So, ito pa lang po yung presyo niya. Abangan po natin yung mga susunod. For sure, pag naglabasan niyan, bonggang-bonggang presyo po. Pero ako na po nagsasabi sa inyo na i-grab nyo na din po siya. Very well said, Ma'am April. Maraming salamat po sa inyo sa pagde-demo ng EB-U1 Pro. And hope to see you again kapag marami nang bumibili ng EB-U1 Pro. Bye for now, Ma'am! So guys, wala kayo ibang gagawin kundi pumunta lang dito sa Builders Warehouse, MacArthur Highway po dito sa Malolo City para matignan nyo o mag-avail kayo ng pure electric car gaya ng U1 Pro. So guys, I'll see you again on my next video. Bye for now. I hope you like the video.